Bueno, ang Tapos dahil sa previous pension niya, in the roll call, nasama yung pangalan, but then I know there is a marking there of absent. Napasuna kahapon ang ipinataw na 60 araw na suspensyon ng House Committee on Ethics kay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Pero hanggang ngayon, no-show pa rin ang kongresista kahit paman expired na ang travel authority nito. Ayon kay Committee Chairperson Filimon Espares, mananatili ang unauthorized absences ni Teves sa kapulungan hanggat hindi ito umuwi ng Pilipinas. Same position, no? Ang ginagawa dito, we're just only following our house rules and so in our committee rules, no? So sa case niya kasi, di ba, dim absent siya kasi hindi na-authorize yung pag-stay niya outside. So kung absent ka, it is there in our house rules, no, na hindi ka pwede mag-participate sa lahat ng affairs dito sa house kasi you're absent. So maging precedent yan with the members later on na, ay, absent ka pero you're been allowed by the house to participate. Sinabi ni Kong Espares na sumulat na sila kay Teves noong May 18 para ipaalala na mapapasuna ang kanyang 60-day suspension at para umapila na umuwi na ito ng Pilipinas. Sumagot rin aniya si Teves sa ipinadalang sulat ng komite pero hindi na nito idinetalye ang sagot sa liham. Ayon kay Espares, bibigyan pa rin nila ng pagkakataon si Teves na madepensahan ang kanyang sarili. It's always the process that we provide the due process. So we give him chance, no, to defend himself. So ipatawag natin siya, same what happened before. So but then we cannot talk kung mag-appear ba siya in person or again his request to use the video conferencing, no. And it's up for him, no, to what his action to that. Sa darating na Lunes, May 29, nakatakdang ilatag ng komite sa plenaryo ang rekomendasyon nito para sa susunod na hakbang kaugnay ng patuloy pa rin na pagliban ni Teves sa Kamara. Yung Monday is more on the ethics committee yun, no? To come up with the decision. So sabi ko, malalaman yung mga recommendations namin doon na sa plenaryo. Okay? So ibig sabihin, we cannot tell you right now on what will be the decision of the committee. Paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco, hindi rin nila maaaring pagbigyan ang hiling na travel extension at leave of absence ni Teves. Yung kasing leave of absence, we grant it, pero bihira ho ang nagpapile ng leave of absence unless may sakit or pupunta sa isang lugar. Pero within the Philippines lang. But you cannot apply for a leave of absence na mag-abroad ka. We call it travel clearance. Pag leave of absence, ang understanding ho namin, dito ka lang sa Pilipinas. And pag tinawag ka ng Congress or any authorities, you'll be available. Eh siya po ay nasa abroad eh. So, umuwi ka muna, we'll grant you a leave of absence. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.